True-blooded Aldab Nation fanatics, may bagong pag-asa nga ba si Alden at si Maine? At ito ba ay totoong pag-asa or ito ay isang malaking paasa? Ngayon ay malalaman natin yan, pero bago yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago po tayo magpatuloy, nais ko po munang magpasalamat sa lahat ng mga Aldab Nations na at ang mga legit ADN po natin na laging nanonood at nakaantabay sa mga updates natin patungkol kay Alden at kay Maine Mendoza. So dahil po dyan ay numili tayo ng ilan sa mga komento, no, patungkol nga dun sa ating last update na kung saan si JDL tinawag na tuod si Sanya sa pinakita nito sa 8 Bulaga. Sabi po ni Miss Vilma Hardeleza, wala talagang totoo yun. Ang ibig sabihin ng tuod yung bang walang kalatoy-latoy, sayang lang ang oras at kuryente, kaya lipat ka agad sa pelikula, di sila makagaya kay Maine. Hanggat wala ang Aldab, walang EB, sayang lang ang mga datihan sa EB, hinahaluan ng mga starlet ng GMA na walang kalatoy-latoy, nakakawala ng gana manood. Ayan, ito naman ang isa sa mga pasabog ni Ma'am Vilma Hardeleza, ano, minsan kasi kahit anong napapanood po natin, minsan nahanap natin yung entertainment factor eh. Josie Ruiz, totoo naman ang tigas ng katawan sa pagsayaw, ugoy-ugoy lang ginawa, wala naman siyang sex appeal, matigas ang personality niya. Si Maine sobra ang appeal sa mga tao. Maine is very karinyosa, important sa babae ang may kaaya-ayang personality. Ang first yaya kaya lang nag-click dahil kay Gabi, na until now ay marami pa rin ang Sharon Gabi fans, dahil talaga naman wala sex appeal at Sanya. At bakit walang nabalita sa isang Kapuso male star na nabalita na may crush siya kanya? Si JDL indirectly ikinainsulto siya. Ayan. So, totoo nga po, ano, kasi si Sanya naman kasi hindi pa naman po talaga siya masasabing talagang star, big star ng GMA. Kasi ang isa sa mga biggest sa project na nagkaroon siya ay yung kasama niya nga si Gabi Concepcion. Tapos, kaya naman lang siya pinag-uusapan dahil nga sinasabi na or kinakabit or kumbaga is binabind yung kanyang pangalan sa pangalan ni Mr. Alden Richards. Kaya nga, hanggang sa ngayon, napag-uusapan siya. Pero other than that, ay hindi ko po din i-discount si Sanya Lopez. Ha? Kasi I know na meron po siyang talento. Diba? Meron naman talaga siyang talent, pero may iba-iba kasi silang personality at may iba-ibang silang charm. Yung charm ni Miss Maine, kanya lang yun eh. Hindi pwedeng mapunta kay Sanya kasi magkaiba naman talaga sila. Miss Gloria Batrina, syempre naman, ang masarap na tanghali ang Aldab para kay Boss JDL. Aldab lang ang pinakamasarap na Ricardo na ulam sila para sa 8 Bulaga. Hindi nila pwedeng palitan ang Alden Maine dahil sila lang sapat na pati Wednesday group. Si Maha, bagos nilang magiging Dabar Cuts. Hindi papalit kay Maine, bago nilang Dabar Cuts at mayroon siyang segment na dancing. Dumating man sila, Maine at Alden, alam niya na may relasyon ang dalawa. Thanks Miss Darid sa update mo. Nakakapagbigay saya sa aming mga fans. At ingat kayo mong family mo. Spread love. Thank you po Ma'am Gloria Batrina. At salamat din po sa inyo pong prayer. I hope na patuloy po nating suportahan si Alden at si Maine Mendoza. Even though di natin sila nakikitang magkasama sa isang proyekto. At yung isa pang projects or isa pang programa na sana nakikita natin sila sa isang screen, hindi pa natin na hindi pa mapagbigyan. So salamat po sa inyong mga komento at sa inyong saloobin. Huwag niyo pong kalimutang i-leave yung inyong pong mga comments and feedbacks regarding sa atin pong latest update. So last or yesterday ay nilaunch na nga yung panibagong endorsement netong ni Miss Maine Mendoza, kung saan siya po ay nag-endorse ng Bibo X70. Ayan, ito yung pinaka-latest endorsement po ni Miss Maine. Kung mapapansin po natin, talagang yung mga bagong produkto po ng Vivo ay si Maine talaga yung kinukuha. Siya po yung
gumagawa ng mga endorsement. Kasi alam naman nila na very in demand si Miss Maine. Kasi sa sobrang daming mga nagtitiwala ng mga sponsors and advertisement sa kanya, kaya naman siya lagi yung napipili para i-launch yung isa sa pinakabagong produkto kapag may mga advertisers na kumukuha sa kanya. Ganon kalaki yung tiwala na lahat ng mga sponsors and advertisers kay Miss Maine and Alden. Ganon din naman si Alden. Kung mapapansin po ninyo is kaliwat kanan din yung kanyang mga advertisement at kalat din po yung kanyang video sa television kapag po nanonood kayo ng mga ads ng television. So ngayon ay isa ito sa mga maituturing na malaking blessing na meron po si Alden at si Maine na hanggang sa ngayon ito po yung kanilang pinagtutuunan ng pansin. Kasi kung nalalaman nyo lang po kung magkano po ang talent fee ng isang artista sa isang advertisement o isang commercials na kanilang gagawin, eh ganun po hindi po natin na kumbaga is isang taong kita ng isang empleyado yun. So sobrang at meron po silang one mga supplies na galing po sa kanilang mga advertisers na kumukuha sa kanila, kasi hindi rin naman po biro na pagkatiwalaan ka ng mga advertisers na ito at malalaking kumpanya. So ngayon po pag-usapan natin yung mga hot topic natin for today, kung saan po ay si Mr. or Miss Maine Mendoza and Alden Richards nga ay pinag-usapan sa Twitter. Naging usap-usapan nga ang isa sa mga radio audio interview sa isa sa mga napakalaking network kung saan isa siya sa mga nag-spluk, or sinabi niya nga yung sikreto or isa sa mga kadahilanan kung bakit binuwag at inalis ang Aldab sa sirkulasyon ng showbiz. Kasi alam naman natin na isa sa mga in demand at nararattle ang isa sa mga malaking network dahil po sa paglabas ni Alden at ni Maine, na halos talagang naghahanap sila ng way para po mabigyan or matapatan ang Aldab. Sure, yung naramdaman mo. Ayon po sa isang interview with Mr. Johnny Manahan on what makes stars sa Spotify, mapapakinggan po natin yan. Ay sinabi ni Mr. Manahan na interview niya with Mr. Howie Severino sa podcast nila, na ang mga Aldab nga po ang isa sa mga kadahilanan ng pagkakaroon ng nervous breakdown ng lahat ng mga taga-ABS-CBN dahil nakita nila kung gano'ng ka sikat ang Aldab during the Cali Serie days. Kaya nga po naghahanap sila ng mga artista na pwedeng ipangtapat, pero hanggang sa nakahanap sila ng isang move na talagang nagtagumpay sila. Yun ay ang paghiwalayin at magkaroon sila ng kakuntsaba para po bigyan ng mga solo project itong si Alden at si Maine. Pero ang tanong, bakit ngayon lang po inilalabas ni Mr. Johnny Manahan yung mga ganitong klase ng interview or ganitong klase ng mga information? Marami pong nagsasabi or marami pong nag-test ng motivation or motives netong si Mr. Johnny kung bakit niya inilabas yung interview. Kapag chinek po natin yung motibo ni Mr. Manahan kung bakit inilabas niya yung kanyang information na to na very sacred po sa napakalaking network na ito, is that hindi natin alam kung maaaring marami nagsasabi na ito daw ay blessing o ito daw po ay pag-asa para sa Aldab. Pero marami rin naman nagsasabi na ito po ay isang malaking paasa. Kasi mula po nang lumipat si Mr. M sa GMA, ay marami po ang nagsasabi na isa raw po ito sa mga bubuhay sa Aldab. Pero hanggang sa ngayon nga ay hindi pa rin tayo pwedeng makiride on, or we cannot buy that information, not unless na makita natin talaga na may proyekto nang nakahanda at nagpo-promote na nga si Alden at si Maine at nagtitaping na sila. Kasi imposible pong wala po silang ipapakita behind the scene kung meron talaga silang proyektong niluluto para kay Alden at kay Maine. So isa lang po ang tanong dyan, ito po ba ay napipintong pag-asa mula kay Mr. M, or ito po ay isang malaking paasa? Yun po yung katanungan ng lahat ng mga ADN. So malalaman po natin yan sa mga susunod nating videos, kasi maghahanap tayo ng mga means kung totoo ba talaga yung puso ni Mr. M na maibalik ang Aldab.
Kasi sa mga dahilan or isa sa mga focus niya ngayon is kung paano niya mapapainam at mapapabuti ang teleseries ng GMA, kasi alam naman natin na premyadong director po yan. So for more videos and updates para dito, huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Thank you for watching. God bless everyone.